lesson. Una. Lesson 19. In first, lesson 19 is spiritual journal. Lesson 19, spiritual journal. Pwede po ba ilabas 19 yung lesson 19? Yung ibinigay sa inyo yung natiklop na. Okay, as usual, pag-aaralan natin ng mga bagong bagay, mahalagang bagay dito. Yung mga bagay kung saan tayo ay familiar na, we'll just skip it and go on. Alam na natin ng maraming bagay dito. Una, yung leader's preparation. Text all group members during the week. Remind them to bring a small notebook, bullpen, and their Bible. Then number two, bring extra paper and bullpens for group members that might need them. Meron ako para sa inyo mamaya kung kailangan. Then, awitan, gagawin. And then next is pagbibigay. Meron na. So, the previous lesson, actually, 17. 17, pinag-aralan yung pagbibigay. Ngayon, gagawin tuloy-tuloy every Bible study. Meron na. Okay, magbabasa, Efeso 2, as usual. And then, follow up. Kumusta ang progress? Para tu pa rin ang taktang oras ng pagbabasa ng Bible, ng Bible sa sariling Bible natin. So, kumusta ang pagtupad ng ating taktang oras? Ako, ginawa ko araw-araw. Pumasok ako sa office, 7:30. Nag-Bible ako, 7:30 hanggang 8 o'clock magsimula tayo sa office. So, bagong araw nakalipas, weekends, may ibang schedule ako. Pero araw-araw, ginawa ko na yan. Matthew 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Pwede po ba mag-share sa inyong kasama sa church, kumusta ang iyong pagtupad ng iyong taktang oras ng pababasa ng Bible? Anong oras na itinakda? Kumusta po ang pagtupad? Okay? Meron 1 minute para mag-share sa inyong churchmates. Ng ating taktang oras. Kung sakali, nalimutan o wala pang ugali, pwede pa rin gawin. Magsimula bukas, taktang oras, araw-araw gagawin. Okay, tuloy tayo. Graduate na tayo. So, tuloy-tuloy tayo mag-aaraw diretso sa sariling Bible. So, noon, lesson-lesson, ngayon, sariling Bible, doon tayo mag-aaraw, graduate na tayong lahat. Yan ang sasabihin sa Bible study. Tapos, chapters and verses. So, previous week, nagturo tayo sa mga miyembro paano maghahanap itong chapter, yung malaking bilang, chapter 1, malaking 2, chapter 2 na yan, maliit, verse 1, verse 2. So, konting review din. Konting review, siguro nalimutan ng iba. So, konting review sa kanila, tapos ang sasabihin ay, marunong na kayo! Magaling! Very good! Marunong na kayong maghanap. Masaya sila dahil marunong maghanap sa Bible. Okay, tapos ang gagawin ay sharing from Mateo 1 hanggang 7. Number 1, kung maraming tao sa inyong grupo, magbuo ng small groups of 3 to 4 na tao, kagaya natin. So marami tayong dito, hindi mag-share ang bawat isa. So kung ganun, kung meron kayong malaking Bible study, pwede magbuo ng maliit na grupo. Kung maliit lang ang Bible study, lahat ay mag-share. Okay, number 2, as a group leader, you share one verse the Lord used to speak to you from Matthew 1 to 7. Keep it very, very short. Mga kapatid, bawal ang mahabang sermon dito. Kailangan gagayahin ka nila sa inyong sharing. So walang malalim na commentaries na ganyan. Konting sharing lang para nangusap ang Diyos sa iyo. So keep it very, very short. Make it very simple so that your group members can easily follow your example. Bawal ang mahabang sermon. Ang pinaka naging paborito kong verse dito ay Matthew chapter 2, verse 10. Sabi po rito, tungkol sa yung mga naghahanap kay Jesus, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. They rejoiced exceedingly with great joy. Yan ang gustuhan ko dahil yung star nakatulong para magkaroon ng relasyon kay Jesus. At dahil sila ay lumalapit na kay Jesus, meron silang exceeding a great joy. Kaya, ako din. Kuminsan, busy sa ministry, nalimutan ko, yun, may kaugnayan ako kay Jesus at nakatulong sa akin para binuhay ang joy ko. Nagkakaroon ako ng great joy dahil kilala ko si Jesus.
At ang inasahan ko, pag mag-share ako sa iba, magkakaroon din sila ng great, exceeding joy na wala sa kanila noon. Yan ang magandang verse sa akin. Kayo po, anong magandang verse na pinakagusto niyo sa inyong binasa, Matthew 1-7? Pwede po ba mag-share sa inyong churchmates? We have 5 minutes para mag-share ang lahat. Sige po. Okay, dadako na tayo sa hamon. Kung pwedeng lumingon sa isang minuto pag dumayo sa grupo. Hamon, tingnan natin ang Matthew chapter 4, verse 18 to 20. Sabi po rito sa verse 18, "Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. He said to them, 'Follow me, and I'll make you fishers of men.' Immediately, they left their nets and followed him." Mga kapatid, itong dalawa, si Simon, si Andrew, fishermen lang, hindi pa nakilala nila si Jesus. Nung dumating si Jesus, tinawagan sila ni Jesus. Iniwan nila ang kanilang ginagawa, sumunod kay Jesus. Ganon din po ang ating gagawin. Marami tayong kilala, hindi pa sumusunod kay Jesus. Marami din ibang ginagawa. Akala natin busy sila sa ganoon, hindi interesado. Pero bigyan natin sila ng pagkakataon. Ialog natin ang kaugnayan kay Jesus sa kanila. At tiyak, may iba sa kanila, susunod din. Yan ang ginawa ni Jesus, yun din ang gagawin natin. So magbahagi tayo sa ating kilala para sila rin ay makakakilala kay Jesus at susunod sa kanya. Sino kaya ang isang tao kilala mo na pwedeng bahaginan mo this week? Ako, isang kapitbahay ko, si Benji. Siyang hahanapin ko, siyang babahaginan ko this week, si Benji. Sino po ba ang isang tao pwedeng bahaginan mo this week? Pwede po ba mag-share sa inyong grupo in 1 minute, mag-share sino kaya? Number one, magbahagi rin tayo ng pangusap ng Diyos sa atin sa Mateo 1-7 sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. So, kung ano ang ating magandang pangusap sa ating binasa sa Bible, Matthew 1-7, yun din ang isha-share sa mga di pa nakakakilala. So, ihanda natin yan. Ihanda ang ating mga group members. Hindi lang sa grupo mag-share. Mag-share din sila sa kahit isang hindi pa nakakakilala kay Lord. So, ihanda natin sila, mag-practice sila. Habang nandoon sa Bible study, walang uuwi hanggang magpa-practice ang isa kung anong ibabahagi nila with an unbeliever. So, number two, practice na tayo. Practice na. Ang gagawin natin ngayon ay katulad sa sharing natin kanina sa ating grupo, pero kanina, nagbahagi tayo sa kapwa mananampalataya. Ngayon, mag-practice tayo magbahagi sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Yan ang practice natin ngayon. So halimbawa, magbabahagi ako kay Benji. Halimbawa si Pastor Arman ay si Benji. Lapit ako kay Benji. Sasabihin ko, Benji, magandang binasa ko sa Bible. Nakita ko yung mga wise men nung nakita nila ang bituin. Nagkaroon sila ng napakalaking kagalakan dahil yan ay nakatulong para makarating sila kay Jesus. Sila ay punong-puno ng kagalakan. Benji, ako din eh. Benji, yung buhay ko, punong-puno ng galak dahil kilala ko si Jesus. Benji, sana ikaw din magkakaroon ng ganitong napakalaking kagalakan. Yun na. Okay, pwede ba? Kayo din. Isipin nyo, yung tao na binanggit kanina, tapos mag-practice sa inyong grupo, pumili ng isang tao sa grupo nyo, i-practice nyo ang iyong isi-sharing sa tao na yan, unbeliever. Okay po ba? So just take 3 or 4 minutes, bawat isa, mag-share sa grupo nyo, mag-practice na anong sharing nyo with that unbeliever. Sige po. Anong isinulat sa spiritual journal? Okay, meron tayong 5 minutes para lahat-lahat mag-sharing. Sige po.
Pag ganitong gagawin sa Bible study, hindi kasya ang 5 minutes. Marami silang sharing. Maganda. Kailangan din i-control. Kuminsan out of control. So yung leader, kailangan turuan mag-control ng sharing. Pero wala pa akong Bible study, kahit isa na nagkulang sa sharing. Marami silang sasabihin kung anong pangusap ng Diyos sa kanila. So ang sasabihin sa kanila sa Bible study, okay, nagsimula na tayo. Nagsimula na tayo sa ating spiritual journal. So meron na isinulat for Matthew chapter 8. Kung gusto yung dagdagan pa ang isusulat sa chapter 8, pwede pa. Pero kung yun ang pangusap ng Diyos sa'yo, meron na. Gagawin natin every day. Tomorrow, Matthew chapter 9, chapter 10. Hanggang every day, isang chapter. Next Bible study, mag-sharing tayo. So gagawin natin isang chapter bawat araw, sharing next week. Tapos tanungin sila. Tatanungin ko kayo, sino-sino ang kasali? Sino-sino ang kasali na ganito ang ating gagawin? Magbabasa tayo one chapter a day, magsulat sa ating spiritual journal. Next Bible study, 1 week from today, mag-sharing tayo anong ating isinulat sa ating spiritual journal. Okay, so hanggang dyan lang po ang ating Bible study. So yan ang lesson 19, talatang isa sa buhay. Tuturuan sila, matututo sila, maghanap, magplano kung paano isa sa buhay ang salita ng Diyos sa kanila.